my heart to tonight is streams of mercy never cease. Call for songs about his praise. Teach me some melody sonnet sung by flaming tongues above. Raise his name fixed upon the name of God. By thy great help I've come, and I hope thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus saw me when a stranger wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed his precious blood. Oh, to grace, how great a debtor daily I'm constrained to be. Let thy goodness like a feather by my wandering to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, take and seal it. Seal it for thy courts above. Magandang araw po sa ating lahat. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay matatagpuan po sa aklat ng Exodus chapter 1 verses 8 to 22. At ito po ang sinasabi. Lumipas ang panahon at ang Ehipto'y nagkaroon ng ibang hari na walang anumang alam tungkol kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, nangangangib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas pa kaysa atin. Kailangan gumawa tayo ng paraan para mapigil ang kanilang pagdami. Baka tayo salakayin ng ating mga kaaway at umanib pa sila sa mga ito at pagkatapos ay umalis sa ating lupain. Kaya't naglagay sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ang mga Israelita. Ipinagawa ng paraon na mga ito ang mga lungsod ng Pitom at Ramses, lungsod na tinggalan ng mga pagkain at kagamitan. Ngunit habang sinisikil, lalo namang dumarami at dumalaganap ang mga Israelita, kaya sila'y kinapopootan at kinatatakutan ng mga Egyptyo. Dahil dito, ang mga Israelita ay lalong sinikil at pinahirapan ng mga Egyptyo sa paggawa ng tisa at iba't ibang mabibigat na gawaing buki. Isang araw, ipinatawag ng paraon sina Sifra at Puwa ang mga hilot na nagpapanganak sa mga Hebrea at tinagubilin ng ganito, sa pagpapaanak ninyo sa mga Hebrea, kung lalaki ang bata, patayin ninyo. Ngunit dahil sa takot nila sa Diyos, hindi sununod ng mga hilot ang utos ng hari. Hindi nila pinatay ang mga sanggol ng lalaki. Dahil dito ay ipinatawag sila ng hari at tinanong, bakit hindi ninyo pinatay ang mga sanggol ng lalaki isinisilang ng mga Hebrea? Mangyari po, iba ang mga Hebrea sa mga Egyptia. Madali po silang manganak, kaya nakalabas na ang bata
pundat na namin, sagot nila. At hindi napigil ang pagdami ng mga Israelita, ang mga hilot naman ay kinalugdan ng Diyos. Pinagkalooban niya sila ng sariling sambayanan. Niutos naman ni Paraon sa mga Ehipsyo na itapon sa ilog Nilo ang mga lahat ng lalaking isisilang ng mga Hebrea at bayaan lamang pabuhay ang mga babae. Sabi po sa verse 17, because the midwives feared God, they refused to obey the king's orders. They allowed the boys to live too. So, meron generations ang lumipas po, lumipas na henerasyon sa descendant po ni Jacob. Nag-prosper po ang mga Israelita sa Egypto. Nung namatay po si Jose, at ito po na siya napalitan ng isang bagong hari na may threat sa mga Israelita. Kaya po, ang mga Egyptians, no, ginawa po yung mga Israelites na mga slaves o mga alila. At yung pong hari na to ay napaka-ruthless. Ngunit ang mga Israelita po ay patuloy na nagpa-prosper, patuloy na dumadami. Kaya nga po, the king orders the Hebrew wives to kill all baby boys that are born. Yung po mga midwives naman, nabanggit ko sa salita po kanina, na they fear God. So they refuse to obey the order. So kaya nga po titanong sila later, they say that the Hebrew women give birth too quickly. Pagdating po nila ron, eh nakaalis na po. No? Nakaalis na po yung ina. Kaya God continues to bless the Israelite people and the midwives. No? They continue to grow in number and in strength. Ang mga Hebrew po or mga Israelita po, they are in what we call the place of captivity. No? Sila po ay nasa isang under Egyptian rule. And yung pong parao is trying to reduce the population ng mga Israelites by ordering the midwives to kill all the baby boys. No? But alam natin, the midwives fear God and so they refuse to obey this order. So alam natin, napaka, yung pong hari dito, yung bagong hari ng Egypto, ay napaka, sa po ay napaka, is an absolute monarch. Napaka, siya lang ang masusunod. Wala pa pong human rights at that time. The Israelites po, sila po yung tinatawag na they are the ethnic minority, kahit maliit sila, or minority, pero sila'y kinatatakutan. So even the midwives, no, they stood in defiance dun po sa absolute order ng hari. Because of these brave women, ito pong mga nagpapanganak, they were faithful to God. They were, God blessed them with children of their own, and they continued to bless the people of Israel. Now, the COVID pandemic has forced, napilitan po, during the COVID pandemic, napilitan po ang ating mga iglesia na magsarado temporarily or for a season. We ask ourselves, susundin ba po natin tong government to close the churches, the doors of our churches, or to obey God's command, no, to meet regardless of what the government says. Now, the availability po ng technology, like what we're doing now the Zoom platform, and has made the decision po, mas mabilis tayo nakapag-desisyon because we started meeting in spite of the COVID pandemic, we started meeting via a different platform. So this availability of technology and
shorter shutdowns, no, in some areas made the decision easier for us. So sa isang banda naman po, yung mga Christians in the medical community, sometimes we need to make a stand against abortion, against mercy killing, or what we call euthanasia. Some have lost their jobs, no, or license because they practice this practice over these issues. So whatever decision or whatever situation now we face, no, we must always be prepared. Dapat handa po tayo lagi to defy human rulers if they require us to go against God's will. Tayo po'y manalangin. Panginoon, help us to be faithful to you, to follow your ways rather than the ways of people. In Jesus' name, Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Isang mapagpala at mabiyayang umaga po sa inyong lahat, mga magulang namin at mga kapatid. Purihin po ang Panginoon minsan pa sa kanyang kalinga sa atin upang katagpuin tayo ng buhay, ng kalusugan at ng banal na espiritu upang maging gabay natin sa pagharap sa panibagong araw. Tayo po ay manalangin. Purihin ka aming Ama at aming Diyos sa mapagpalang umaga sa buhay at biyaya ng buhay na patuloy mong ibinibigay sa amin. Salamat Panginoon sa nakalipas na mensahe na aming napakinggan. Salamat na ito Panginoon ay magiging baon po namin o maaaring hindi pa namin ito kailangan sa ngayon. Subalit darating ang araw na ipapaalala mo sa amin ang mensaheng ito na napakinggan namin at ito Panginoon ang patuloy o Diyos na magiging karunungan namin sa pagharap, Panginoon, sa mga hamon ng buhay, o Diyos. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na tinataas at tinadalangin ko po sila na may mga karamdaman, sila, Panginoon, na nasa ospital, nasa tahanan, hipuin niyo po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sila, Panginoon, na nakikinig ngayon sa naaabot ng tinig, ng mensahe, ng panalangin na ito, Panginoon. Hipuin niyo po ang kanilang buhay, physically, spiritually, Panginoon, na patuloy, o Diyos, na maging kalakasan nila, Panginoon, ng inyong mabuting balita. At physically, Panginoon, gamitin mo po ang kanilang buhay na ang mga salitang ito hindi nananatili sa amin, kundi ito, Panginoon, ay binabahagi namin sa pamamagitan ng pangunguna, pamamahala at sa pamamagitan, Panginoon, ng pagdamay namin sa aming kapwa na nangangailangan ng inyong salita. Panginoon, tinataas at dinadalangin po namin ang mga senior citizen sa aming panahon, ang aming mga lolo at lola. O Diyos, dalangin ko po ang kanilang buhay, Panginoon, na patuloy mo silang hipuin physically, spiritually, Panginoon. Dalangin ko po na bagamat humihina ang kanilang lupang katawan, subalit pinalalakas mo ang kanilang pananampalataya at patuloy silang maging inspirasyon at maging kalakasan para sa kanilang pamilya, Panginoon. Tinataas at dinadalangin din po namin ang mga bata at mga kabataan na sa iba't ibang kaparaanan ay hinuhubog ang kanilang kaalaman, hinuhubog, Panginoon, ang kanilang kaisipan, o Diyos, ganyan din po, physically, hinuhubog pa rin sila, Panginoon. Dalangin ko po, o Diyos, na patuloy na maglagay po kayo, magturo po kayo ng mga makakatulong sa kanila, Panginoon. Maaaring sa pamilya, sa loob ng simbahan, ng mga gawain na makakatulong sa kanila, Panginoon, para mahubog sila spiritually sa mga values na dapat nilang malaman at matutunan, dakilang Diyos. Panginoon, dalangin din po namin maging ang aming mga out of school youth, mga kabataan, Panginoon, na naliligaw ng landas. Ipuin niyo po ang buhay nila. Maaaring makatulong pa rin na kanilang pamilya. Maaaring makatulong pa rin, Panginoon, ng mga institusyon sa aming bansa, o Diyos. Kahabagan niyo po ang mga kabataan ito dahil sila rin ang mga susunod naming henerasyon, Panginoon. Tinataas at dinadalangin ko po ang kasalukuyang henerasyon namin na hinuhubog
sa iba't ibang kaparaanan ng kanilang kaalaman at pagkatuto, Panginoon. Hipuin niyo po sila, O Diyos. Pinagpapala ka namin, Panginoon, sa araw na ito, sa umagang ito, sa buhay at biyaya ng buhay na patuloy na mong ipinagkakaloob sa amin. Dalangin po namin na maghapon na maging isang hamon at pagpapala, isang bagong kalanasan na kayo ang buhay na Diyos na aming kasama. Sa inyo po ang pinakamataas na papuli, pagsamba at pagluwalhati ay aming ibinabalik alang-alang kay Jesus na aming Diyos. Amen.